Hello mga call, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. For today's video mga call, pakita natin yung ating Suzuki Everywagon 4x4 T6 engine, 660cc, 64 horsepower. Check natin mga call, then tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong setup. Ayan, makita natin dito yung kulay ng ating unit is old school. White yung itaas natin, yung roof. Tapos dito sa ibaba, yung body kit natin dyan is kinulayan natin ng kulay white din hanggang dito sa ating harap ng bumper. Naka 3-layer headlights po siya mga call. Ito yung ating high beam, low beam, park light, din yung ating signal light. Then makita natin dito, ito yung ating smiley grill. Meron siyang Suzuki emblem dyan. Yan po yung harap niya. Tapos makita natin fully tinted po yung unit natin. Meron siyang dito sa gilid mga call, chrome side mirror with lights po yan. Tapos ayan, kita natin yung kanyang fender light. Din dito meron siyang Japan original na mag wheels. Yung gulong niya is 155x55R14. Ayan. Then, dito sa gilid naman, makita natin, kompleto po siya sa rain visor. Yan po yung rain visor natin. Tapos, yan, makita natin, meron siyang chrome handle. Ayan, meron siyang logo ng Suzuki. Then, ganito din sa kabilang side. Dito naman tayo, brick drum yung likuran natin. Kinulayan din natin ng kulay red. Tapos, dito, naka fully undercoat po yung ilalim ng ating unit. Dito naman tayo sa likuran, lahat ng DE64W na low rope or smiley edition. Meron siyang spoiler original po yan. Tapos dito makita natin yung ating ilaw sa brake light, washer sa likuran, then yung ating wiper sa likuran. Ayan. Meron siyang every wagon emblem dito. Then ito is yung original na handle. Ayan. Chrome din. Din dito makita natin mga call is plate holder. Nilagyan natin ng plate holder para hindi mabin yung plaka natin. Yung camera ng dashcam. Tapos ito is yung sa stereo natin. Dito mga call, sa likuran naman is makita natin meron tayong third set na box type. At the same time, pwede natin to gawing storage box. Yan po yung ating storage box. Left and right, kompleto yan. Tapos ito, yung lahat ng every wagon is naka-plastic po yan. Magkabilaan. Yan po, yung matting dyan. Meron pa tong brand new na matting sa likuran. Ipahabol pa natin. Ayan, single power slide po itong unit na to. Kita natin. On natin yung power slide natin. Push on slide. Push open natin. Ayan. Goods. Then dito makita natin yung ating upuan, naka-captain seat yung second row natin. Meron siyang headrest, meron siyang cup holder dito, armrest. Then pwede din natin yan ma-fold. Then bago na din yung cover natin dyan, yung ceiling natin is naka-felt. Then meron tayong nilagay na extra mini fan. Ayan, makita natin dyan. Kung mga maliliit na bata dito kasi yung dalawa, din dalawa dito is maging apat. Tapos dito, kasi yung tatlo dito is maging pito. Din dito, dalawa, 8, 9. So magiging 7 to 9 seater po yung ating minivan mga call. Then yung kagandahan nito is a foldable din yung ating unit. Ayan, foldable din yung mga upuan dito. Ayan. Kung gusto nyo na maraming cargo, yan, check din natin sa kabilang side. Dito is hindi na po siya power slide. Manual sliding lang po siya dito. Ayan po. Diba? Then, sukatin natin kung gaano kalapad yung loob ng ating minivan. Yan, sukatin natin dito mga call. Mula dun sa driver side hanggang dito sa dulo is nasa 6 feet po siya. Ayan, nasa 6 feet po siya. Then, yung lapad dito sa likuran. Ayan, pakita natin. Tapos, yan is nasa 44 inches or nasa 3.8 feet. Then, dito naman yung natin. Yung malapad is nasa 4.4 feet siya. Ulitin natin dito is nasa 3.8 or 3.9 feet. Yan, ganyan kalapad yung minivan natin. Then dito naman sa ceiling, dito sa pinakadulo is nasa 3.4 feet siya. Then dito naman sa looban is nasa 3.7 feet yung sukat ng ating minivan. Then yung kanyang mga call, pakita natin yung kanyang taas mula dito. Ayan, sukatin natin. Ayan. Ayan. Nasa 11 feet po yung taas ng ating minivan. Mula dito doon sa pinakadulo hanggang dito sa harap. Din yung lapad niya, yung buong body, pakita natin kung gaano ka lapad. Yan, hawakan dito. Yan.
is umabot po siya ng mga 4.5 or 4.6 yung lapad nito, hindi kasama yung sa side mirror. Pero pakita natin yung with side mirror siya. Yan, hawakan dyan. Pakita natin pinakadulo ng side mirror. Hanggang dito is nasa 6.2 yung lapad ng minivan natin. Ayan. Din dito rin, nakaka-pin seat siya, yung upuan natin. Tapos yan, pwede natin yan i-adjust. Kung gustuhin natin. Yan, open natin dito para maliwanag. Ayan. Tapos, ito yung dashboard natin. Yan po yung makikita natin dito sa harap. Tapos, naka 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera siya. This. Tapos, meron siyang dashcam dito na full screen na dashcam. Yan. Makita natin dito, is back to original po yung kulay ng ating dashboard. Ayan, no? Diba? Yan po yung ating legroom. Then dito naman sa kabilang side is makita natin yung ating armrest. Yan po yung armrest. Then yung cup holder. Then meron siyang extra lagayan dito. Yan po yung makikita natin. Ayan. Then meron siyang mga lagayan. Tapos ilaw. Tapos yung mga sun visor. Yan. Meron siyang mga passenger handle dito. Then magkabilaan. Ayan. Dito makita natin. Dito naman sa kabilang side, yan makita natin is yung legroom natin, ito yung parking brake pedal din yung ating accelerator pedal. Pasensya na kayo sa paa ko, super dumi po yan kasi nagsha-shop po tayo. Ayan dito steering wheel. Ayan, kita natin. Tapos siguro papalitan pa natin yan, no, naka Mazda. Tapos Suzuki yung harap, hindi siya bagay. Ayan, makita natin dito, naka-ano din, digital temperature gauge. Ayan. Tapos, start natin. Ayan. Yung kanyang mileage is 116,307. Ayan, naka-under na yan. Cold start, makita natin, is color green. Tapos, yung parking brake na ilaw. Ayan, ilaw dyan sa park. Then, lagay natin sa reverse. Ayan, reverse. Kita dito din, kita din dito sa itaas. Then, yan, makita natin yung temperature gauge natin dyan. Naka 39 degrees Celsius siya. Then yung RPM natin, digital. Yan po yung RPM natin din dito is analog. Ayan. Ano pa ba? So, check natin yung makina natin. Balik natin dito. Yung upuan natin sa likuran. Yan, pabalik sa kabila. Yan, yan. Pabalik natin. Yun. Diba? Then, check natin yung ano natin dito. Yan. Ito yung makina natin. Yan, malinis na. Yung makina natin is K6A engine turbo. Meron itong maximum power na 64 horsepower at 6,500 RPM. Then meron tong maximum torque na 103 Nm at 3,500 RPM. Naka-turbo po ito mga call. 4-speed automatic transmission. 3-cylinder. Naka-timing chain na yan. 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 So, ganda ng kanyang under ng ating unit. So, kita din natin sa kabilang side. Yan o. Hintab ng kulay. Yan, naka-blue din yung leader based sa request ng ating customer. Yun, no? Ito yung nandito. Alternator, aircon compressor, din yung ating throttle body, yung ating air filter housing, main fuse box din yung ating ECU. Yan, kompleto po yan sa PMS, change oil, under chassis, na-check na natin lahat yan. Yung mga ano na test drive na din natin to, long drive, lahat ng unit natin tinitest drive natin ng long drive kasi para at least hindi na ano, minsan din hindi naman din tayo perfecto, pero at least ina-address natin yung mga complaint ng customer. Yan, kita din natin dito yung ating windshield washer reservoir, radiator cap, then yung ating ano dito coolant reservoir. Yan po yung coolant reservoir natin. Brake fluid, check natin goods.
So yan yung unit natin ngayon dito. Yung presyo nito is umabot po siya ng 350,000 all-in na po yan mga kol, kasama yung upgrade. Nasa 7 to 9 seater na po yan. Then with dashcam, under tight screen stereo with reverse camera, Magwheels Japan original, complete LTO registered, kayo yung mamili ng kulay kung ano yung gusto nyo. So yan lang siguro yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa yung patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe din. Click na rin nyo at notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagaya ito. Ingat po mga call and bye bye. God bless po sa ating lahat.